Welcome to Word of Hope. Is this your first time attending our worship service or first time watching our live stream? We'd love to hear from you. Visit our Facebook page and send us a direct message through our Facebook Messenger or send us an email at whatchurch@gmail.com for more details. To learn more about our church, visit wordofhope.ph. Sunday is not enough. Renew, refocus, and refresh as we go through the week. Come and worship with us at our midweek service every Wednesday at 7 o'clock in the evening here at Word of Hope Central. Prayer meetings are not just for supplication, but also an encounter with God. Let's gather every Friday at 7 o'clock in the evening here at Word of Hope Central. Kindly approach our concierge and sign up for our 10,000 prayer partners. Together, let us seek His presence and keep our fire burning for His glory. Find hope and new life as you join one of our life groups. If you're willing to host a life group at your school, home, or office, you may send us an email or send us a direct message at our Facebook page. Everyone is called to serve in the ministry. Join a ministry today. We are excited to serve with you here at Word of Hope Central. For further information, you may approach our concierge. Come worship with us every Sunday at this times. 6 a.m., 8 a.m., 10:30 a.m., 2:30 p.m., and 5 p.m. Here are the ways to give. Child dedications are scheduled in advance. Please inquire at our admin office for further details. We praise God for using our church to spread the gospel to many people through our gospel boat, gospel bus, and kids mobile. Be part of our missions today. Hope Leadership College. One of our goals is to equip, empower, and train the next generation of leaders for the Great Commission. Christian Growth Studies happens every Sunday at 2 o'clock in the afternoon at 7th floor HLC rooms. Please follow us on our social media pages so that we can stay connected. Our worship service is about to begin in a few minutes. Be blessed! Praise the Lord. Hallelujah. Come on, let's stand in the presence of the Lord.
Hallelujah. Welcome to our midweek service. And for those who are watching us right now, just stay tuned and worship with us. Hallelujah. Before we start, can you turn to the person next to you and say, God is good. Hallelujah. Tunay ngang napakabuti ng ating Panginoon. Amen po ba? Can we shout aloud? Hallelujah. Amen. Amen. We worship you, God. Allow me to read this passage to you in Psalms 34. It says, 1 to 3, it says, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul shall make her boast in the Lord. The humble shall hear thereof and be glad. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Hallelujah, Father. We thank you, Lord, for this evening, Panginoon. Lord, thank you, Lord, for your faithfulness in our lives. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa iyong presensya, oh God. Continue to accept our worship. Lord, we worship you and we honor you, God. Allow your spirit to be in our midst right now. And may you accept our thanksgiving ngayong gabing ito, Panginoon. We worship you and we honor you. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Hallelujah. Let everything that has breath praise the Lord. The Lord.
worship you, Lord. We know that you are with us. But right now we worship you in spirit and in truth, oh God.
Thank you, Lord, for your mighty presence in our midst. Oh, thank you, Lord, for your love. Thank you, Lord, for your grace. Thank you for the life that you have given us, oh God. Thank you, Lord. Can we just give God the thankfulness, the gratitude that we can give, the worship? Hallelujah. Oh, we bless your holy name in this place, oh God, because you deserve the best from your people.
Ama namin na nasa langit, maraming salamat, O Diyos, na sa gabing ito, kami ay punong-puno ng pasasalamat, O God, sa lahat ng kabutihan ng inyong ginagawa sa aming mga buhay. Lord, we thank you because you have loved us at hindi namang natapos, Panginoon, sa inyong pagsasabi na mahal mo kami, but you have acted upon it, and until now, we are experiencing your great love in our lives. Patuloy mo kaming lukuban ng iyong presensya, O Diyos. Lord, continue to inhabit the praises of your people. Hayaan mong bukas patuloy ang aming mga puso upang bigyan ka ng papuri at pagsamba sa gabing ito, O God. Father, make our eyes focus on your glory alone, na ikaw lamang, Panginoon, ang maitaas sa gabing ito. Panginoon, dalangin din namin na patuloy mong palakasin ang aming mga puso, ang aming mga buhay, even our spirits, O God, that we may always give glory into your name, O God. Yung mga may sakit, Panginoon, dalangin namin ang kagalingan ay amin ang tinatanggap sa pangalan ni Jesus, O God. Even those who are weary and downhearted, we are praying for your encouragement, for your peace, Lord God, to be filling each and every hearts that are here, O God. At ang lahat ng pangangailangan, Panginoon, ng inyong mga anak, kami ay naniniwala na ngayong gabi ay kinatagpo mo na ito, Panginoon, and that we already have the victory in the name of Jesus. Salamat, Panginoon, at sa iyo namin binibigay ang lahat ng papuri at ang lahat ng pagsamba. Ang lahat po ay sumigaw ng malakas na Amen, Amen, and Amen. Praise God. Magandang gabi po sa bawat isa. Welcome to our midweek service, and kami po ay nagagalak na makita kayo. Amen. At pwede po nating batiin ang ating mga katabi. Bigyan natin sila ng isang warm smile and just tell them, our God loves you. Amen. Truly, God loves in each and every one of us. Tunay na kailangan natin at patuloy nating i-celebrate ang pag-ibig ng ating Panginoon sa bawat isa. You may now take your seats, and once again, we're so glad to be seeing you and to be with you tonight. At amin ding wini-welcome ang mga kasama natin sa live stream, sa Facebook, and sa YouTube. Praise God. At para po sa ating mga importanteng announcement, ang ating Hope Worship ay may casting call para po sa mga nais maging parte ng upcoming Heaven's Gate Hell's Flame sa taong ito. At if you're interested to be used by God sa mga gawain nito, sa pagtatanghal, and your talents to be used for His glory, you may approach Pastor Oski or any of our Hope Worship team para po maibigay sa inyo po ang mga information pa po regarding this casting call. At ang ating pong Young Professional Circle is also inviting each and everyone ng mga YPOs na umattend sa ating series this month na Called to be Managers. And this April 20 ay magkakaroon ng special topic about managing wealth. So if you're interested and to be joining here, invite your workmates. At yan po ay magsisimula ng 5:30 p.m. sa Glass Room or Chapel. And on April 24 to 26 ay magkakaroon din tayo ng special revival services na ito po ay libre sa bawat isa, at ito ay magsisimula ng 6:30 in the evening. So next week po, ang ating gawain dito sa Wednesday night ay magsisimula ng 6:30. So please do come as early as you can para po makasama tayo at masimulan natin ang gawain na ito. And invite your friends, your family, and your mga kasamahan natin sa office, sa mga kapitbahay natin, because we'll surely be hearing a lot of powerful messages that will help us and encourage us to build our faith in our God. At sa patuloy nating pagbibigay ng papuri sa ating Diyos at pagsamba, let's continue to open our hearts as we prepare in our giving. So let me read to you what it says in 2 Corinthians chapter 9, verse 7. It says here, so let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. So, alam ko po na ang mundong ito ay tinuturuan tayo na ang pagbibigay ay something na kabawasan para sa atin. At ayang kabawasan na yan ay tinuturo na konsepto ng mundo. Every time we give is something that steals the joy in our heart kapag tayo ay nagbibigay, nag-share, or nagiging generous. At pero ito ang sinasabi ng banal na kasulatan, na ang isang tao who gives for the Lord at may kasiyahan sa kanyang puso ay mahal ng Diyos. Amen. Because ang sabi din sa Bible, it is better to give than to receive.
Because giving our tithes and offerings reflects a grateful heart that wants to present or bring back the portion na binigay sa atin ng Panginoon sa kanyang pagpapala. Kaya ngayon, bago tayo magkaloob ng ating mga offerings sa ating Panginoon, let's declare and believe that we are already blessed. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, pinagpala ka na. Amen? And let's be encouraged na patuloy tayong pagpapalain ng Panginoon as we give our faith and trust in Him through our tithes and offering. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa gabing ito na kami ay narito sa lugar na ito. Lord, we thank you for you've continuously provided and proven na kayo ang Panginoon at Diyos na hindi kami papabayaan at hindi kami iiwan. Thank you, Lord, for providing for our needs, especially in the area of our finances. At alam namin, Panginoon, na kayo ay patuloy na gagabay at magbibigay, Panginoon, ng marami pang pagpapala sa inyong mga anak. Lord, we put our faith and trust in you alone as we give our offerings. And may this gift be a sweet-smelling aroma to you, O God, and give joy into our hearts as we give into your kingdom. Lord, we bless you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ano man ang ating mga pinagdadaanan sa ating pong buhay sa mundo, you can always count on God to give you strength, to give you joy in the journey of your life. Pakisabi sa katabi mo, maaasahan natin si Lord. Hallelujah. How many of you believe that tonight? Amen. Hallelujah. Tayo nga pong lahat ay tumayo at open your Bibles with me to Psalm 143. And this is a short psalm actually, 12 verses lamang po ito. And please join me as we read through this psalm. It says here, "Hear my prayer, O Lord. Give ear to my supplication. In your faithfulness, answer me. And in your righteousness, do not enter into judgment with your servant.
For in your sight, no one living is righteous. For the enemy has persecuted my soul. He has crushed my life to the ground. He has made me dwell in darkness like those who have long been dead. Therefore, my spirit is overwhelmed within me. My heart within me is distressed. I remember the days of old. I meditate on all your works. I muse on the work of your hands. I spread out my hands to you. My soul longs for you like a thirsty land. Answer me speedily, O Lord. My spirit fails. Do not hide your face from me, lest I be like those who go down into the pit. Cause me to hear your loving kindness in the morning, for in you do I trust. Cause me to know the way in which I should walk, for I lift my soul to you. Deliver me, O Lord, from my enemies. In you I take shelter. Teach me to do your will, for you are my God. Your spirit is good. Lead me in the land of uprightness. Revive me, O Lord, for your name's sake. For your righteousness' sake, bring my soul out of trouble. In your mercy, cut off my enemies and destroy all those who afflict my soul, for I am your servant. Tayo po'y manalangin. Panginoon, lubos ang aming pasasalamat dahil alam namin na kayo ay naririto ngayong gabing ito. Salamat, Panginoon, sa mga bagay na aming pong nagawa ngayong araw na ito. You have helped us, O God, and made us productive sa aming pong buhay. Ito man ay sa aming pong mga tahanan o sa aming pong mga trabaho. Pinupuri ka namin sa bawat tagumpay na aming pong naranasan ngayon. At ngayon din, meron mang mga suliranin, ipinagkakatiwala namin ito sa inyo ngayong gabing ito. We pray, O God, that you would move in our lives. Even as we read your word, may we find guidance and strength, O God, to do your will, to do good, O Lord, and give you honor in our lives. This time, we dedicate to you, O Lord, that you would strengthen us. Lord, body, soul, and spirit, may you move in us, O Lord, so that we may continue to do your will. We give you thanks and we give you praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen at amen. Praise God. Hallelujah. Maari na po tayong maupo. Ngayong gabi, ang title ng ating pong message from Psalm 143 ay Don't Waste Your Valleys. Pakisabi nga po, Don't Waste Your Valleys. Titigaw mo yung katabi mo, sabi mo, don't waste your valleys. Okay. So, isang araw po ay meron pong isang preacher that lost his family. Kanya pong, ang kanya pong may bahay at ang kanya mga anak ay they had a tragedy and he lost his family to a fire that caused him to have deep and dark depression. And one day, he was walking down the street at doon ay napadaan siya sa isang construction site kung saan nakita niya na meron pong mga workers doon. So, huminto siya at pinanood niya yung mga nagtatrabaho doon. Meron siyang isang napansin na trabahador na nagsisinsil ng isang bato doon sa isang sulok. Meron siyang chisel, meron siyang hammer, and he was chiseling that stone. At lumapit itong preacher na ito doon sa lalaking yun, at tinanong niya ano yung ginagawa niya. So, itong trabahador na to ay tumuro doon sa taas, doon sa may steeple ng church, kasi gumagawa pala sila ng isang church. At sabi niya ay ganito, "Do you see that small opening up there near the steeple? Well, I am carving this stone down here so that it will fit up there." Sabi niya, sinisinsil ko itong batong ito para dito sa baba, para magkasya doon sa taas. Dali-dali, this preacher was stirred in his heart and he realized the faithfulness of God and came to understand that the valley he was in at that moment was God's way of carving him down here so that he would fit up there. Alam niyo po, sa ating pong mundo ay maraming mga tao who are living in depression, in despair, despondency, and defeat. At maaring may ilan sa atin that are in that condition right now. But
hindi lang ikaw nag-iisa doon. Kung ikaw man ay dumadaan sa mga valleys ng iyong buhay, you are not alone. There are great people who have gone through difficulties in life. There are even, sabihin na nating, ordinary people that have gone through this. Even in the Bible, si King David, who was a man after God's own heart, suffered depression and defeat. Ito pong salmo na ito na ating binasa, itong Psalm 143, was born out of a time of depression, discouragement, and defeat. Ang sabi ng isang church father commenting on this psalm is that this might have been written when David was having trouble with his son Absalom. Now, alam natin na si Absalom ay nagrebelde sa kanya at nais kunin ang trono sa kanya. At kasabot pa yung kanyang closest friend na ang pangalan ay si Ahithophel. Pero anuman ang iyong pinagdadaanan sa iyong buhay, I hope that this passage, as we go through this passage, it would give encouragement sa iyo. Marang hindi ka dumadaan sa trouble ngayon, or maybe you can say, Pastor, wala naman ako sa valley ko ngayon eh. Maybe you're on the mountaintop. But remember this message, remember this psalm, and gain wisdom and encouragement. So let us study how we can benefit from the valleys. So I want to challenge you today by saying, don't waste your valleys. Pakisabi sa katabi mo, don't waste your valley. Okay? So let us remember, you may believe it or not, but I want to tell you that God is in control. God is in control. Ang sabi sa Psalm 37 verse 23, that the steps of a good man are ordered by the Lord, and He delights in His way. So God is in control of the direction of your life. Kung ikaw ay anak ng Diyos, alam mo na Siya ang gumagaway sa iyong buhay. Amen? Alam natin na ang nais ng Diyos ay makasama tayo sa buhay na walang hanggan. Kaya sa bawat hakbang ng ating pong ginagawa sa landas na Kanyang ibinigay sa atin, ay kasama natin Siya. Pero because of that, I could also tell you that God is not only in control of the direction of your life, but also God is in control of the disruptions. Ang sabi sa Romans 8:28, hindi lang yung mga mabubuting bagay o magagandang bagay ang binibigay sa atin ng Panginoon. Meron mang mga hard times sa ating pong buhay na parang we are going through valleys. Tignan po natin dito sa Romans 8:28. Sabi niya dito, di ba? And we know that all things, pakisabi nga po, all things, the good things, even the unpleasant things, all things work together for the good of those who love God, to those who are called according to His purpose. Ilan po dito sa inyo ang nagmamahal sa Diyos? Amen. So God is in control of your direction, and God is also in control of the disruptions in your life. Now, He controls the valleys. Ilan po mga kaisipan tungkol po sa valleys ng ating pong buhay? He is in control of the valleys. Ang Diyos ang nagtatakda how deep, how long, and gaano katagal yung length at yung duration ng valleys na dadaanan mo. God also sends the valley seasons into our lives to develop us and make us more like the Lord Jesus Christ. Ang sabi nga sa ni Apostle Pablo sa Romans 8 verse 29, "For whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be firstborn among many brethren." So kahit na unpleasant yung mga valleys na ating pagdadaanan, ito ay ginagamit pa rin ng Diyos to make us more like Jesus. So don't waste your valleys. In Ephesians chapter 4 verse 13, ang sabi po dito, "Till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ." So it is with purpose. Sabihin mo sa katabi mo, may dahilan si Lord. Okay? Hindi ibig sabihin na dumadaan ka sa valley ng buhay mo ay pinabayaan ka ni Lord o wala ka na sa pag-iingat ng Panginoon.
Remember, God is in control of your disruptions. So, if God sends the valley our way, we would be foolish to waste those valleys. Kaya kapag tayo ay dumadaan sa mga ganung pagkakataon, ay tanungin natin, Panginoon, anong tinuturo mo sa akin? What can I learn from this situation and how can I be more faithful sa aking relationship sa inyo? So as we consider the divisions of this psalm, itong Psalm 143, let us take time to reflect on what God is doing as we move through our valleys. Kung papansin ninyo, yung mga characteristics ng mga valleys are revealed in this psalm. And these characteristics teach us why we would be foolish to waste the valleys that God sends our way. So tingnan po natin ang mga characteristics na ito. Now in verses 3, 4, and 7, ay makikita po natin yung pain. It may be valleys are part of life. At marahil ay makakaranas po tayo ng mga sakit o mga dalamhati pag dumadaan tayo sa mga valleys na ito. Ang sabi dito sa chapter, sa verse 3, "For the enemy has persecuted my soul. He has crushed my life to the ground. And he has made me dwell in darkness, like those who have long been dead. Therefore, my spirit is overwhelmed within me. My heart within me is distressed." Now, kung babasahin mo at bibigyan mo ng pansin nito, ay this David is going to through that valley in pain. At ang unang pain na makikita po natin dyan is the pain of darkness. Na parang walang tutulong sa kanya. Sabi dyan, "He has made me dwell in darkness." So going back to the context nitong psalm na to, it was written probably because of the rebellion of his son, Absalom, and the revolt of his best friend, Ahithophel. I was looking at Psalm 41 verse 9. At ganito yung hinagpis ni David. "Even my close friend, someone I trusted, one who shared my bread, has turned against me." No, parang looking back, di ba? A few weeks ago, we celebrated Holy Week, di ba? And yung death and burial and resurrection of our Lord Jesus Christ. And na-recount doon kung na si Judas, isa sa mga malalapit na kaibigan ni Jesus, whom he sabi ni Jesus, kung sino yung nagkasama kong nagdi-dip ng bread, siya yung magkakanulo sa akin. Diba? This Psalm 41 verse 9 is actually a prophecy of what would happen. Even my close friend, someone whom I trusted. Ikaw ba naman, yung pinakamalapit mong kaibigan, yung best friend mo, yung BFF mo ay binenta ka. Diba? Sakit. Pakisabi nga sa katabi, yung sakit nun. O, sabihin mo lang sa kanya, huwag mong gagawin yun, ha? Diba? Ang yung dalamhati ng ni David in this context, si Ahithophel kasi ay trusted advisor ni David bukod pa dun sa kanyang anak na inaasahan niyang kakampi niya ay bumaliktad at nilalabanan siya. So no help, okay? Now there seems to be no end to the pain. And dahil diyan parang wala kang makitang light at the end of the tunnel. You are in darkness. Maraming mga tao ang nasa ganitong klaseng, nasa ganitong kalagayan sa kanilang mga valleys ngayong araw na ito. There is also the pain of depression. Many are saddened and they are losing heart. Okay? Ang sabi dyan ay, "Therefore my spirit is overwhelmed." Alam ko, naranasan nyo ito once or at times in your life that you are shrouded. Okay? Parang napalibutan ka na kulang yung powers mo para harapin yung mga problema. It carries the idea of being desolate, na parang wala ka nang magawa. You are in total awe. Kumbaga, na-stuck ka na doon, hindi ka na makaalis, wala ka na makitang paraan para makaalis.
na mangha ka dun sa laki ng problema na hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Now, it's as if David could not believe what has happened to him. Yung anak ko, yung malapit kong kaibigan. I can't believe these guys. Diba? Hindi siya makapaniwala na mangyayari sa kanya yon. It's as if that his heart will not be able to go on. Parang bibigay na yung kanyang puso. Now many are walking in this valley today. Hindi lamang po yan. Another pain can be found in verse 7. Sabi niya dito, "Answer me speedily, O Lord, my spirit fails. Do not hide your face from me, lest I be like those who go down the pit." So it is the pain of despair. Ito naman po ay pagkawala ng pag-asa. Ang sabi niya doon ay, my spirit fails. Ang pinapakita ni David dito, ang picture na inaano niya ay parang mamamatay na ako. It is the end. It feels as if it's the end. He feels that he has reached the end of his rope. And if God doesn't lift the veil of his darkness, eh parang mabuti na lang, parang pareho na lang siya ng mga taong namatay. Wala nang pag-asa. Maraming mga tao ang lumalakad sa ganyan. They have lost hope in their situation. But the valleys of life, okay, are shared experiences. Ibig sabihin, ito po ay nararanasan ng lahat. Marahil iba-iba yung intensity ng problema o yung lalim o yung lawak o yung tagal ng valley na yan. But everybody passes through valleys. Pakitanong nga yung katabi mo, nasa valley ka ba ngayon? Hindi sa valley, ah. Valley. Okay? Valley. Ano yung mga valleys na yon? Maaring sickness, maaring may namatay na mahal sa buhay, maaring financial turmoil, maaring emotional distress, or maaring may disruption ng relationship sa pamilya, sa mag-asawa, sa mga magulang, sa kanilang anak. There are valleys that sometimes involve the body. Okay, meron tayong sakit. There are valleys that involve the soul. Sa sakit sa ating puso, sa kalooban, and even the mind, we are anxious, and sometimes even the family. So, there are valleys of every description and of every kind. Maraming klase ng mga valley. But one thing we all share in common is that we all pass through valleys. Iba-iba man ang ating pinagdadaanan, it is the same. We pass through valleys. In Ecclesiastes 2 verse 2, sabi dito, "For all that his days are sorrows and his travail grief, his heart takes not rest in the night. That is also vanity." Sa John 16 verse 33, okay? "All these things I have spoken to you that you may have peace." Bakit? "Because in the world you will have tribulation." Kung ikaw ay nasa mundo, normal yung mga pagsubok, normal yung mga kaguluhan. Pero sabi ni Jesus, "Be of good cheer." Pakitignan yung katabi mo, uli, "Be of good cheer." Okay? Sabi dito, "I have overcome the world." So you may be going through valleys, but that is normal in this world. But you do not have to lose hope. Ang sabi rin sa Job 14 verse 1, "Man that is born of a woman is of few days and full of trouble." So normal ang mga problems at mga valleys sa buhay. Valleys are going to come our way. Pero huwag kang mag-alala. Kahit na maraming mga valleys at may pain na kaugnay ang mga valleys na ito, there is also so much reason for rejoicing here. Makikita natin sa Psalm na to na although there are valleys and there is pain involved in going through the valleys, meron din po tayong makukuhang mga prize as we go through the valley. There is something that we can get out of the valley. For example, dito po sa verse 2, "Do not enter into judgment with your servant, for in your sight no one living is righteous." So ang unang prize na makukuha po natin as we go through valleys,
Kaya dapat wag po nating baliwalain, or let us not waste our valley, is the price of repentance. Meron tayong makukuhang bagay, at unang-una is the price of repentance. Repentance of our sins. Now, dito ay makikita natin that David is expressing his repentance of what has happened. Yung pangyayari sa kanyang buhay at kaguluhan sa kanyang pamilya has been a result of his own sin. Now, pwede mo sabihin, Pastor, I have done what is right. I have been trying to do and follow God's will. So, palagay ko wala akong kasalanan. Pero, alam niyo po ba, lahat ng tao ay nagkasala, di ba? All have fallen short of the glory of God. And even while we are still believers, because we are in the flesh, there are times that temptation comes and we are tempted. Pero whether the valleys are a result of living in sin or is caused by us living in a sin-cursed world, meron po itong naidudulot sa atin. We begin to seek God. Lord, ano ba yung dahilan? Bakit ako dumadaan dito? Ano ba yung cause nito? Is it my own sin? Or is it because normal lang ito sa na pangyayari sa mundo? Because when we seek God, our own sin will become an issue that it must be dealt with. Na na-evaluate natin yung ating sarili. Tama po ba? Nakikita natin, kasalanan ko ba to? May ginawa ba akong mali? May mali bang desisyon? May kailangan ba akong ayusin sa buhay ko? So, meron po itong benefit sa atin. In Psalm 68 verse 16, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear. Alam natin kung mananatili ang kasalanan sa ating pong buhay o ating dinidesire ang kasalanan, ay hindi po tayo pakikinggan ng Panginoon. In 1 John chapter 19 verse 9, if we confess our sins, ito na yung sagot, no? Kung tayo po ay nagkasala, may nagawa kang hindi maganda laban sa iyong kapwa, anong kailangan mong gawin? You confess your sin. And when you do that, sabi ng Bible, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. Now, regardless of whether we are responsible or not for our valleys, we are still sinners in need of repentance. Can everybody say an amen? And valleys have a way of bringing us to our knees. Valleys have a way of causing us to reflect on our relationship with God. So, hindi na rin masama. Kung ito ay maglalapit sa iyo sa Panginoon, okay? It is a prize. It is something that can be treasured. The price of repentance. Pangalawa, ay makikita po natin sa verse 5. Remember the days of old. I meditate on all your works. I muse on the works of your hands. Aside from the price of repentance, we also go back to what God has done. It is the price of remembrance. Pakisabi po, remembrance. Ngayon, naaalala natin yung kapangyarihan ng Panginoon. Si David, marami siyang bagay na naaalala tungkol sa Panginoon. Mula pa dun sa kanyang pagiging batang pastol, hanggang sa kanyang pag-enter dun sa service kay King Saul. At ngayon, nung siya ay hari na, naaalala niya ang mga bagay na ginawa ni God sa kanya. Maaari mo ring alalahanin yung mga bagay na ginawa sa iyo ni Lord. Na alam mo na hindi ka pinabayaan ng Panginoon sa oras ng iyong pangangailangan. While we were still sinners, Christ died for us. God provided for our salvation. And if God provided for our salvation, He would also provide for our daily needs, and He will not leave us nor forsake us. Yan yung mga pangako ng Panginoon eh. So we can remember the goodness of God in our lives. Just like David, what David did. Sabi niya, I remember the days of old. I meditate. Inalaala ko lahat ng mga ginawa mo at yung pagkilos mo.
at aking pinag-iisipan yung mga ginawa ng iyong kamay. So when you are walking through valleys, remember what God has done in your life. Remember to review and read God's word. Remember how He has saved you and changed your life. Sino po dito ang binago ng Panginoon? Taas po ang kamay. Amen. Dati mas malala ka pa. Dati masama yung ugali natin, pero binago tayo ng Panginoon, di ba? Pinilit mong gawin yan sa sarili mong pamamaraan, pero hindi mo nakaya. Si Lord lang ang nakagawa nun. Di ba? So hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi ka iiwan ng Panginoon na hindi pa tapos ang kanyang plano sa iyong buhay. So it will refresh your heart when you look back at what God has done. And it will encourage you and carry you through that valley. So when we are in the valley, we need to have a fresh encounter with God. So, nandun yung ating pagtingin sa Panginoon. Kung meron man tayong kasalanan, we repent. Kung wala man kang nakikitang kasalanan, remember that God is good. And whatever He is allowing in your life is for your good. So, remember the works of the Lord. And remember, there is a price of remembrance. When we are in a valley, we need a fresh encounter with the Lord. And in verse 6, it says here, I spread out my hands to you, and my soul longs for you like a thirsty land. Alam mo, yung bawat, kaya iba-iba yung mga valleys natin because every valley has been designed especially to cause you to come to the end of yourself. Ibig sabihin, iba-iba kasi yung personality natin, iba-iba yung mga kailangan nating matutunan sa buhay. Kaya, inaallow ng Lord, dinesign ng Lord yung valley na yun personally for you. But when you get there, you will find that your valley has merely brought you to a place of utter dependence to God. So, anong sabi dyan? Sa last part, my soul longs for you like a thirsty land. So when you come to the end of your rope, you rely upon the hands of the Almighty God for strength, provision, for everything that you need. So the third prize that you get when you go through the valley is the prize of reliance. Amen? Matututunan mo na may hangganan pala yung powers ko. May hangganan pala yung kaalaman ko. Kailangan ko si Lord at kailangan kong lumapit sa Kanya sa oras ng aking pangangailangan. Diba? So, you are brought to an utter dependence upon the Almighty God. And actually, brothers and sisters, that is not a bad place to be. Amen? Kung ikaw ay nananahan sa kakayanan ng Panginoon, yan ang pinaka maganda at pinaka safe na place para sa iyo. Amen? So, maaring sasabihin nyo, parang ang hirap naman ng mga valleys na yan. But as terrible as the valleys of life can be, they are also extremely valuable. Alam nyo, in the valleys, we learn the eternal truths about God that energizes and strengthens our faith. Tignan nyo si Shadrach, si Meshach, at si Abednego. Dun sa fire, sa furnace, okay? They learned about God. Nalaman nila na si God pala ay sasamahan sila doon sa apoy. Who controls the depths and extent and the violence of the crisis. It was in the valley that Daniel learned that it was God who overrules in the valley. Doon niya nakita na kahit may mga hari, may mga kaharian that are ruling in this world, God is still sovereign and He brings up kings and puts them down. He's in control of the times and the seasons. God is greater than the kings of this world. Doon din sa valleys, natutunan ni Elijah, nung poor widow, nung mga disciples, ni Mary at ni Martha, at marami pang iba, na that may be a place of pain and that may be a place of heartache, but they learned
great things about who God is and what God can do. The valley is where the trees grow the tallest. The valley is where God's grace is strongest and His lessons the most powerful. Doon natin nakikita ang makapangyarihang pagkilos ng Lord sa ating mga buhay. Amen? So we praise God for the valley. So brothers and sisters, don't waste your valleys. Amen. Pero tandaan nyo, yung mga valleys, it ends. Pakisabi sa katabi mo, may ending din yon. May katapusan din yon. And there is a path from the valley. Ano yung path from the valley? And how does God lead us out of the valleys? Now, unang path is the path of prayer. When you come through the valleys, di ba, nandun yung repentance, nandun yung reliance, that is expressed first and foremost through prayer. Makikita natin yan sa ilang mga verses. In verse 1, sabi dito, "Hear my prayer, O Lord, give ear to my supplication. In your faithfulness, answer me. And in your righteousness." In verse 6, "I spread out my hand to you. My soul longs for you like a thirsty land." In verse 8, "Cause me to hear your loving kindness in the morning, for in you I do trust. Cause me to know the way in which I should walk." Verse 9, "Deliver me, O Lord, from my enemies. Sin, in you I take shelter." And in verses 11 and 12, sabi ni David, "Revive me, O Lord, for your name's sake, for your righteousness' sake. Bring my soul out of trouble. In your mercy, cut off my enemies and destroy all those who afflict my soul, for I am your servant." So, napakahalaga that we pray. Dito sa mga verses na ito, marahil merong mga panahon na nais nang tumigil ni David mag-pray. Ang dami namang problema. Naranasan niyo na po ba 'yon sa dami ng problema? Parang ayaw mo na mag-pray. Gusto mo na lang mag-wallow doon sa problema mo. Pero 'wag kang titigil. Sabi mo sa katabi mo, 'wag kang titigil mag-pray. Okay? Kaya nga every Friday night mag-join tayo sa ating pong prayer meeting. Okay, we have a Friday night prayer meeting, so you can come and join us and let us give our petitions to the Lord. We should not stop praying because we are commanded to pray. In 1 Thessalonians 5 verse 17, ang sabi dito, pray without ceasing. Kung meron kang mga bagay na nais mong gawin sa inyo ng Panginoon at alam mong ito ay para sa kaluluhatian ng Panginoon, don't stop praying about it. Okay? Ibig sabihin na habang hindi pa nasasagot, habang nandiyan pa yung desire sa puso mo, you pray for it. We are commanded to pray in Romans 12 verse 12, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing steadfastly in prayer. Let us not stop praying because we are commanded, but also because God has promised to hear our prayers and to answer us when we pray. Nakikinig si Lord. Amen? Tingnan mo yung katabi mo, nakikinig si Lord sa bawat panalangin mo. In fact, you could read in Revelation that there are prayers that are being iniipon sa isang bowl. And then at the right time, God will pour it out. Kasama ng kanyang wrath. Okay? So our duty is to pray. Yan ang kailangan natin gawin. To pray. When you're going through valleys, you pray. Pray when God says yes. Pray when God says, no, I have a better way. Pray when God says, wait. Prayer is more than a religious activity. It is a path out of the valley. Gusto mo makaalis dyan sa valley mo? Start praying and keep on praying. Si George Washington, isa sa mga mahuhusay na general, and in fact, he led the battle in many occasions ng mga Amerikano. He did not give up. Alam nyo, kahit na dun sa mahirap na pagkakataon, there was one time in 1776 that they were at Valley Forge. May kinakaharap silang kaaway sa gitna ng snow. He was found praying by his men.
He was beseeching the God of heaven for His sovereign help and power. He kept praying. Kaya tayo rin, we should do the same. So keep on praying. It is the path of prayer that would get us out of that valley. Pangalawa, another path that we should take is the path of praise. Ang hirap naman gawin yan, Pastor. Tingnan niyo po itong sinabi sa verse 10. In the midst, teach me to do your will, for you are my God. Your spirit is good. Lead me in the land of uprightness. So, sa gitna nitong sad na salmo na ito, David sends up a word of praise. Pinapaalala niya sa atin that God is good. Pakisabi nga po, God is good. Kapag dumadaan ka sa valley, tandaan mo, God is good. Every person who walks through the valley would do well to adapt an attitude of praise. Kahit nga si Job, sa tindi ng kanyang pinagdadaanan, sabi ng misis niya, curse God and die. Pero sabi niya, I will bless the Lord. Okay? Pupupurihan ko at sasambahin ko ang Panginoon. Alam niyo po, meron pong mga ilang mga hymn writers that wrote hymns in the midst or after difficult valleys in their life. Si Luther Bridges authored There Within My Heart a Melody. He penned this great song just after losing his entire family in a tragic house fire. Si Horatio Spafford, he wrote, It is well with my soul after four of his daughters died when the ship that they were on were struck by another ship and it sank in the ocean. See, if we cannot praise the Lord when we are in the valley, we have no business of praising Him when we are on the mountain. We can praise the Lord for in Luke chapter 10 verse 20, ang sabi dito, ng mga disciples kay Jesus, we are so happy because even when we pray for people, people are getting healed. Even the demons obey us when we command them to go away from those people. Pero sabi ni Jesus, nevertheless, do not rejoice in this that the spirits are subject to you, but rather rejoice because your names are written in heaven. Okay? Ano ibig sabihin nito? Dumadaan ka man sa mga pagsubok dito sa mundong ito, yan ay dahil normal yan dito sa mundo. But you can rejoice because your names are written in heaven. Ibig sabihin, tagalangit ka. At yun ang final place where God wants you to be. Amen? At kung isinulat na ang pangalan mo sa langit, titiyakin ng ating Panginoon na ikaw ay makakarating doon. Amen? Tanongin mo ngayon katabi mo, may reservation ka na ba sa langit? May reservation ka na ba sa langit? Okay, if not, the only way that you can be saved is through surrendering your life to Jesus. Itong mga taong ito, they are rejoicing because even though they go through valleys, they know that their names are written in heaven. We praise Him because He is worthy. Hindi nakadepende dun sa ating sitwasyon, yung ating pagpupuri sa Kanya. Ang sabi dito sa Revelation 4:11, You are worthy, O Lord, to receive glory, honor, and power. For You created all things, and by Your will, they exist and were created. Kaya dapat kahit na malungkot ang iyong pinagdadaanan, magpuri ka pa rin sa Panginoon dahil mabuti ang Diyos at karapat dapat siyang tumanggap ng papuri. Magpuri ka sa Diyos because it will help you. Okay? Alam niyo po na isang pagkakataon that a servant of the Lord reminds us here in Nehemiah verse chapter 8 verse 10. Then he said to them, Go your way, eat the fat and drink the sweet, and send portions to those whom nothing is prepared, for this day is holy to our Lord. Do not sorrow, for the joy of the Lord is our strength. So kapag tayo ay nalulugmok na
at nawawala na ng pag-asa sa buhay, magpuri ka sa Panginoon. Kasi habang pinupuri mo si, puri mo si God, naalala mo mabuti si Lord. Naalala mo yung mga ginawa ni Lord sa buhay mo. Naalala mo na pinatawad ka niya sa iyong kasalanan. You remember the works of the Lord in your life. And you will remember that even though you are going through valley, God is good and He has a path. He will lead you through a way out of that valley, and it will strengthen your heart. Amen? Ikaw ay magkakaroon ng pag-asa, at ikaw ay magkakaroon ng kaligayahan, kasiyahan na nagmumula sa Panginoon. Proverbs 17:22, a merry heart does good like medicine, but a broken spirit dries the bones. Kaya kapag ikaw ay malungkot, huwag malungkot yung playlist mo. Kapag ikaw ay malungkot, magpatugtog ka ng mga praise and worship songs. Amen? Dahil nakikita mo na malungkot man yung pangyayari, pero mabuti pa rin ang ating Diyos na kasama natin siya at patuloy na magbibigay ng pag-asa sa bawat isa sa atin. The path of praise. And lastly, another path out of the valley is the path of practice. In verse 8, ang sabi dito, cause me to hear your loving kindness in the morning. For in you I do trust. Cause me to know the way in which I should walk. For I lift up my soul to you. Deliver me, O Lord, from my enemies. In you I take shelter. In verse 9, teach me to do your will. For you are my God. Your spirit is good. Lead me in the land of uprightness. Ito makikita natin yung desire ni David to do the will of God. So natutunan mo na, naalala mo yung mga mabubuting gawa ng Panginoon, naalala mo yung kanyang mga nais para sa buhay mo. Okay? Katulad ni David, dapat maging desire mo na gawin ang kalooban ng Panginoon. Ang unang bahagi nga ng Lord's Prayer, di ba? Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. This ought to be the goal of every believer. Dahil kapag tayo ay hindi nagpapatuloy sa ating paglalakad sa Panginoon, ay it brings dishonor to God. And what happens kapag nagfe-fail tayo? No, mapapansin niyo po ba 'yon? Pag nagkakasala tayo, hindi lang natin nadi-dishonor si God, but we also get more discouraged. Ano ba 'yo? Wala na talaga akong pag-asa, ganito na lang ako. 'Di ba? Ganun yung pumapasok. Tas bubulungan ka pa ng kaaway. Oo, ganyan ka lang talaga. Hindi ka na uunlad. Okay? Wala nang pagbabago sa buhay mo. Wala nang pag-angat sa buhay mo. So, we become more discouraged in our hearts. And the best advice that can be given to those in the valley is to continue to walk consistently with Jesus day by day. Lumalakad ka man sa gitna ng mga valley ng iyong buhay, keep on following Jesus. Amen? It may be a path that God has allowed you to walk in, but God will not leave you. He will lead you through those valleys. Keep on following Jesus. Don't look to the left or to the right. Just keep on following Jesus, and He will lead you out of that valley. Amen? Practice the way of Christ in your life. A consistent walk is a path out of the valley. Alam nyo, marami mang mga circumstances na dumadating sa ating buhay. But let me tell you, brothers and sisters, you can beat the circumstances you face. You must never allow the circumstances to beat you. Titiga mo yung katabi mo, sabi mo, huwag kang papatalo. Okay? Now as we end, I'd like to ask you, are you wasting your valleys or are you making it count for Jesus and for yourself? Alam mo, one reason why God allows you to walk through that valley is to be a testimony. Hindi dahil magaling ka. Hindi mo sasabihin na ang galing ko, alam mo, napagtagumpayan ko to dahil mahusay ako, matalino ako. No. God is allowing you to walk through those valleys so that you can know more about Him. And so that you can testify to people about His goodness and His grace and His power in your life. Are you making your valley count for Jesus?
and for yourself. See, we may be going through valleys in our life, but they may be difficult, they may be painful, but there is help in the valley, and there is hope for your journey. Brothers and sisters, we can praise God in the valleys. Amen? So, don't waste your valleys. Amen? So, we bow down our heads and let's pray. Father, we thank you for your goodness to us. Thank you, Lord, that even though life has valleys, there are also mountaintops. But in all of those places, you are there. And help us, O God, to praise you in those valleys. Help us, Lord God, to remember your goodness. Help us, Lord God, to be firm and be faithful in your statutes, O God. And help us to remember that we are not alone, that you are with us. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God. So we sing a song. And alam mo, ang mga problema sa buhay ay nandyan. Marami mga difficulties sa ating pong buhay. Shall we all stand up? Maybe you are going through one, okay? But I want to tell you that God is good. And God is working things out. All things are working out together for the good of those who love God. Let's just take this time to just praise the Lord. Okay, how many of you are going through valleys in your life? Taas ang kamay. Wow, madami ah. Okay? Yung mga hindi nagtaas ng kamay, mas malalim yung valleys na pinagdadaanan. But I want to tell you that God is good. Amen? At kasama mo ang Panginoon, and there is a path out of that valley. The path of praise, the path of prayer, and the path of practice. So let's use that second one, the path of praise. And let us remember God's goodness to our lives. And let's sing of the goodness of the Lord right now. Hallelujah. Praise you, Lord. Hallelujah. We bless you, God. Bless God in the midst of empty. Bless God in the
praise that calls me. Let's go when nobody's watching. Every chance I get, I bless your name. Let's go when the weapons fall me. Let's go when the walls are falling. Let's go because he goes before me. Every chance I get, I bless your name. Open up your mouth and praise the Lord right now. You may be going through valleys deep and wide, but God's love is great and He is good. Hallelujah. Oh, we praise you, God, and we thank you for you are with us. Oh, we praise you because you're worthy, oh Lord. We thank you, Lord, that we go through valleys with a purpose, and that is for us to be more like Jesus. Panginoon, sa bawat isa na dumadaan man sa mga anumang valley sa kanilang buhay, nandyan ang iyong biyaya, nandyan ang iyong kalakasan, at nandyan ang inyong presensya at magbibigay, Panginoon, ng tagumpay sa kanila, so that as they go through the valley, O Lord, help us to not forget your goodness, O Lord God, your ways, O Lord. Help us to walk consistently before you and keep on trusting you, Lord, that you want us to go through it and it is for our good. We thank you, Heavenly Father, that your hand is lovingly guiding us through these things, through challenges and the troubles in life. You may have allowed it to come to us, O Lord, but you give us stronger hearts, O God, and stronger minds, O Lord, and a steadfast spirit so that we can overcome. We thank you, Lord, that our names are written in heaven. And then let it be an encouragement for us that as we go through these valleys, O Lord, that we will never give up, but you will find us faithful. Father, I pray that you bless the lives of the people who are listening to this message. I pray, Lord, that you would give us good rest tonight, knowing, O Lord, that you are the one taking care of each and every need that everyone is facing. You are going with us through these valleys, and we will emerge victorious as we follow you faithfully. Lord, bring us to our homes, bring us to our to the places that we will be going to safely and swiftly, and may your spirit, Lord, guide us as we testify of your goodness and of your grace upon our lives. Salamat po, Panginoon, sa inyong gagawin sa aming mga buhay, sa mga bagay na ginagawa niyo sa aming kalooban, at patuloy kayong maliwalhati sa lahat ng aming pong gagawin, sasabihin, at maging ang aming pong mga iisipin. Ito'y magbigay ng kaluwalhatian sa inyong pangalan. Ito po ang aming dalangin, pagpalain niyo pong bawat isa, at patuloy niyo kaming gamitin para maging daluyan ng inyong pagpapala sa buhay ng iba. Sa pangalan ni Jesus, amen, amen, at amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Thank you for joining us tonight, and let us continue to serve the Lord and walk consistently in Christ. God bless you all.